Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, pag-uusapan na naman natin ano ba nangyayari sa market condition Aftermath TV, bakit bagsak ang Pixel token, bakit siya nagda-dump, at ayan na nga mga kaibigan. So I guess hindi ko naman na kailangan siguro tutukan yung part na bakit siya nagda-dump, kasi nga alam naman natin na talagang medyo not doing good ang cryptocurrency or crypto as a whole. Kaya nga siguro ang gagawin na lang ni Aftermath TV ay sasagutin natin yung second na tanong ng madlang people, ano ba ang ginagawa mo ngayon Aftermath TV at dahil bagsak nga mga coins natin. Okay, so if you're interested in this video, then make sure to subscribe to Aftermath TV, make sure to pump the like, and make sure to follow my Facebook page for more Aftermath TV contents. Okay, so meron tayo kasing mga exclusive contents sa Facebook na hindi ko nilalagay sa YouTube, okay? So let's go. Okay, so right now si Aftermath TV, to tell you honestly guys, hindi tayo masyado nakakalaro lately kasi nga busy tayo ngayon sa play to airdrop ng Wild Forest nga, no. So ang ginagawa lang ni Aftermath TV, usually ang daily routine natin ngayon ay nagpapa-level up lang naman tayo ng mga skills natin na napag-iwanan, like yung woodworking, like yung metalwork, and syempre yung iba pang mga skills na kailangan natin para nga mag-progress even further dito nga sa Pixels, no? So right now, ito, siguro yung mining natin, hinahabol ko lang din ngayon. Kasi sa totoo lang mga kapatid, no, mas malaki yung earnings ko ngayon sa Wild Forest kaysa dito nga sa Pixels. Okay, not financial advice, do your own research, pero nag-compute na ako, baka maglabas na lang ako ng other content about it. Pero kasi right now guys, mas malaki pa kaysa dito nga sa kinikita natin sa Pixels right now. So kaya nga medyo nag-focus tayo doon, and at the same time, ongoing nga kasi yung play to airdrop season 2 na bigger nga yung rewards, no, ni Pixels nga. Okay, so right now, ang ginagawa ko lang dito is paulit-ulit lang to guys. Pinapalevel up ko lang yung mga skills natin. Nagtatabas tayo ng puno. Syempre for our forestry skills na rin, wala namang mawawala yan, diba? So ganun lang, inuubos ko lang yung energy ko sa mga ganitong routine daily. At wala naman actually bago. So nag-iipon lang naman si Aftermath TV talaga ng syempre coins dito, parang at least eventually once na marami tayong coins, then gumagawa tayo ng Pixel task nga, no. So yan, ganyan lang ginagawa ni Aftermath TV, same lang sa ginagawa nyo. Pero siguro ang difference lang natin, baka kasi kayo nagpo-focus lang kayo on a certain skill nga. Okay, so now moving on to the main topic of the game. Ano ba ang ginagawa ni Aftermath TV ngayon since bagsak ang tokens, nag-out ba tayo, or ang ginagawa ni Aftermath TV ay nag-stake tayo? So i-check muna natin yung current condition ng token ngayon ni Pixel. So as of this recording guys, nasa 11.19, pero baka pag pinanonood yun na to, iba na yung value niya. Alam naman natin na volatile ang market, it goes up, it goes down, so hindi ko talaga masagot yon mga kapatid. Pero right now, it's 11.19 per Pixel token. And if we will go back 3 months ago, kita niyo talaga napakaganda, no? Napakaganda ng pagbaba ng Pixels mga kapatid, no. So unfortunately, hindi lang naman si Pixels, lahat naman guys, no. Lahat talaga ngayon medyo marami ang umiiyak, marami ang na-liquidate, no. Especially yung mga big boys, maraming na-liquidate din sa big boys. So wala tayong magagawa. Basically, pangit ang market condition. Pero syempre, hindi rin naman natin pwede ikaila na mas marami nga talaga ang nagbebenta ngayon ng Pixels kaysa dun sa nag-hold at gumagamit nga ng Pixel token. So going forward, dahil nga pangit ang condition ngayon ng market. So for example, meron tayong 34 na Pixel ngayon sa account. So 380 pesos. Hindi na masama, no? Ano ba ang ginagawa ni Aftermath TV ngayon? So ang ginawa ko na lang, syempre, this is going to be my third time na makaka-experience ng biglang pagbagsak ng market. So ang ginagawa lang ni Aftermath TV ay nag-hold lang tayo at nag-stake lang tayo. So yung Pixel token natin, kino-convert ko yan yung Toron, mamaya pag-uusapan natin yun further, and then ini-stake ko lang yun. Waiting ako hanggang sa medyo gumanda-ganda nga ang market condition natin. Pero again guys, not financial advice, huwag nyo ako gagayahin. Sinasagot ko lang yung katanungan ng madlang people kung ano nga ginagawa ni Aftermath TV ngayon. So basically yun na nga, hindi tayo nag-out kasi nga sobrang baba ng value ng token, pero kung kailangan mo naman talaga, then why not, ba? Diba? So, punta muna tayo dun sa post ng kaibigan natin na si Ronin Daily to show you ang daming tao talaga ang bullish, no, sa Ronin Network, specifically sa Ron, no? At makakakita tayo dun ng data na shows na tumaas pa nga ang nag-stake ng Ron. So, as you can see here, Ronin Daily, so follow him, no? This is a good friend. So, anyway, ito yung post niya. Napakaganda nung data na shinow niya sa atin. So, despite the fact na nagkaroon nga ng crash, specifically, hindi lang naman Ron, but lahat nga,
ay tumaas ang nag-stake ng RON. So ano ba ibig sabihin nun? So meaning, marami rin katulad ni Aftermath TV ang naniniwala na makaka-recover yung market. So hindi nga lang natin alam kung kailan yon o gaano katagal itong crash na to o yung pag-dump na to. Baka nga mag-dump pa further, no? Pero at the end of the day, ang point lang naman ni Aftermath TV doon, instead na magbenta sila, so ang ginawa nila, nag-stake sila ng RON. So ito yung sinasabi ko sa inyo, na ang ginawa ni Aftermath TV, lahat ng pixel token ko, nung nagkaroon ng market crash or nag-dump ang market, ay kinonvert ko yun into RON. Okay, so alam ko, pwedeng talo ko, okay, because of the conversion, dahil nga bumagsak yung value ng tokens. Pero ang ginawa ko, nag-stake na lang ako sa RON staking. Okay, so ganun lang kasimple yun. So as you can see here, basic lang naman to. Pinapakita yung date sa baba. So, ito yung nakastake as of December 2023. Ito yung nakastake as of February 2024. As of March 2024, kita nyo tumataas, no? So, marami nagstake. Now, itong July 5, nung nangyari nga yung crash ng crypto as a whole, ay mas tumaas pa nga. Halos ang laki nung tinaas niya, no? From 195 million worth of RON, naging 203 million worth of RON, no? Ang na-stake nga at tumaas siya na sobrang taas talaga. So meaning marami talagang bullish sa Ronin Network. At ganun nga yung ginawa ng iba, nag-convert sila into RON and then nag-stake sila. Again guys, not financial advice to. Ito lang yung ginagawa ng, I believe itong mga to may knowledge talaga to sa crypto. Meron silang background or baka mamaya the usual na lang tong bear market na nararanasan natin sa kanila. So same si Aftermath TV, this is my third time, so hindi naman ako nagpapanik. Kaya nga nag-stake lang ako din ng RON. Okay, now punta na tayo dun sa RON staking. Okay guys, so nandito na nga tayo sa RON staking. Ilalagay ko na lang yung website nito sa description ng video na to. Again, not financial advice, do your own research. Pero pinapakita ko lang dito na yung pixel tokens ko ay i-convert ko ngayon yung to RON. So isa-swap ko muna siya using the Katana and then swap. So once na RON na siya, at halimbawa ready na kayo, nakapag do your own research na kayo, then pupunta na kayo dito sa RON staking. So click nyo lang yung RON staking, at from here pwede na kayong mag-stake dito. So in our case right now, itong account kasi na to, meron akong 20 RON na nakastake sa Moku. So bullish tayo sa Moku guys ha, kasi nga ang Moku, it's one of the rising projects here in Ronin Network, not financial advice ulit yun, pero dito tayo nakastake ng 20 RON. So ito, nag-earn siya. So katingnan nyo guys, so meron na siyang 0.62 RON. So hindi na masama. Yung 20 RON ko na matagal na nakastake dito, ay nag-earn na siya kahit papano ng 0.62 RON. No? So, eto guys, galing din pixel token to. So, ang ginawa ko, yung pixel ko, iniswap ko nga siya to RON and then nag-earn na si RON dito nga sa RON staking. Marami namang validators, nasa sa inyo na yan. Pero if I were you, kung tatanungin nyo ako, siguro ang ma-recommend ko talaga is Moku. Kasi nga, bakit no? Moku kasi again, uulitin for the second time, it's a rising project. Magkakaroon sila ng NFT minting soon. So baka nga habang pinanonood mo to, ongoing or live na nga yung NFT minting. And Moku is a stable group, no, in terms of pagiging validator. Dahil nga again guys, this is a huge project. Well-funded itong project na ito, yung Moku. At alam naman natin na gamit nyo to, especially dun sa gacha nga nila. Okay, so that's how I am managing my funds right now. Not financial advice, hindi po ako financial advisor. Pero sinagot ko lang po ang katanungan ng people kung anong ginagawa nga ni Aftermath TV. So as of now, yun na nga, iniswap ko lahat ng pixel tokens. So guys, wala akong tinira. Yung nakikita nyo, natira ko lang is yung nasa game. Pero the rest, lahat nasa RON. And then in-stake ko yon. And nakaspread po yan sa iba't ibang wallet. Yes guys, narinig nyo ka ng tama. Hindi lang po isang wallet ang minemaintain ni Aftermath TV. To be safe, nakaspread yung funds ko. Parang ako naman mangyari, knock on wood, ay safe yung ibang funds natin. At naka hardware wallet po tayo. And Trezor ang gamit natin. Okay? So if you find value on this video, again, not financial advice, do your own research. Don't forget to subscribe to Aftermath TV. Make sure to pump the like and make sure to follow me on my Facebook page. Maraming salamat po, and I'll see you on the next content. Bye-bye.